Good morning guys. Kagigising lang natin. Tapos yung pakain ng manok. Pero ipakita ko sa iyo yung maliit kong manok, manukan. Dito kami sa bukid. Tara. Inaalagaan. Meron ako nitong 50 na ata na higit ito. Para pakain ko lang. Yan yung mga malalaki. Ano na yan? Tagi 1 kilo na ata yan. Ang dito, ano to? Sobra 10 siguro to. Kabila. Ito din, hindi pa itong mga ano pa ito, mga 6 grams. Maliit pa lang ito. Pero hindi ko ibibinta ito guys, paparamihin ko pa ito. Target ko magkaroon ng ano. 100 na inahin. Lock sa taas. Lock dito sa baba. Ito naman mga ano pa ito. Maliliit pa ito sila dito. Ang andito, mahigit siguro 20 piraso to. Yung sila sa gilid lahat to. Yan. Ayun, gawin mo dyan. Meron tayong tatlong malalaki, malapit na to. Ayan. 1 kilo't kilahati na yan. Ito naman, may mga maliliit din. Ayan sila o. Busog na yan. Kain lang. Ito yung ginagamit dito pag umaga. Pag-gisi tulog pa yan sila ni Matit. Bahay ng kapatid ni Matit. Ganyan kong malaki. Pakain ng ano niya. Pangtari. Munang kapatalaw pa? Hindi, itong isa. Itong isa? May nakita akong baboy sa ano, puno ng kawayan. Dating liit, akala namin mga umatay. Ngayon, laki na. And so, ayan. Maliit lang siya tingnan sa camera, pero mga nasa ano na yan. Ewan ko kung naka 20 kilos na yan. Yun naman sa kabila. Maliliit. So, 8 piraso yan. Yan yung pinanganak noong ano. First week ng April. Yan, bilis lumaki. Ah, hindi pala. Oh, bago mag-April. Pagdating ko dito, may ano dito dati, may 6. Kaso bininta na. Ay, yung iba kinatay. Ayun. Next month, mabinta na rin yan. Tulog po yung mga tao dito. Ako lang yung nagising. Kaming dalawa ng biyanan ko, maaga kami nagising. Alas 4. Gising na kami. Mamaya, punta tayo sa palayan. Ito nga sa bayaw ko. Manok din siya dito. Mga pangtari ng manok nila. Yung bahay na hindi pa tapos. Doon kami natutulog sa likod. Yung bahay doon sa likod.
Ito naman yung nagkakabalahan ko kahapon. Ang lagayan ng mga bulaklak. Ay, kaya kami natutulog. Ayan. Ayan. Ginawan ko na yung nanay kong babae ang lagayan ng mga bulaklak niya. Dito ako natutulog pag tanghali, oh. Ayan, oh. Ang ginawa namin. Doon ako nangunguha ng kawayan, oh. Para sa, ano, bakod ng manukan ko. Pag nakakabili na ako ng, ano, ng screen. Uy, ba't dyan ka na naman? Busog na yung mga manok ko dun. Yung iba. Ayan, magala-gala na. Nasa ilalim mo. Gising na rin pala yung wilas ko. Sawa ng kapatid ni Jesus. Nandun yung bahay nila. Alright. Mamaya samahan nyo ako sa ano. Punta ako ng palayan mamaya. Nagpapagpaw. Yan, nagpapagpa. Di pa makita yung mga bundok. Ayun, hila-hila na yung bilas yung kalabaw niya. May anak na yan, maliit. Ah, pakainin ng asin? Hindi, mga kuban. Sa kuban ba? Kahoy. Ah, kahoy? Basta ang kahoy. Saan sa... Sa boss? Sa rabiran nilang karamin ba? Sa rabiran? Oh, dito, boss. Si Baya, si Bilas ng kahoy dun sa rabiran. Dago ba itong kahoy, ha? May lang, wala sa rinpon ba? Mabukto na rinpon. Hindi lang makulit, oh. Yun. Marunong pa akong sumakay ng kalabaw. Samahan natin yun. Doon naman yung bahay ng isang kapatid ni Matip. Tunga ng kahoy yung bayaw ko dun sa rabiran. Ako, diris ako ng palayan. Ay, pasensya na kayo sa kamera natin. Medyo maalog. Yung daan namin, oh. Batuhin. Saging pula ng ano, maliliit. Kailangan ako lumating dito. Nag-parbis, eh. Ganyan ko ng tubo, mahaba na naman. Baka September, maharbis naman ulit ito. Tubo niya. Bayo, pag-retso yun sa ano, sa rabiran.
Ini sih nggak nanggapi loh. Anu-anu kahoy. Dito tayo sa palayan. Medyo malayo-layo. Doon yung palayan sa baba. Ayun o. Maliit na palayan. Yung unang dating ko dito, nasira yung mga ano niyan. Mga kahon. Yan yung pinagkakabalahan namin na dumating ako dito. Tubo naman to dito. Mahina yung nakuha namin dito. Nakadalawang truck lang ata kami dito. Pang ano na to eh. Pang apat na cropping na. Kailangan ng palitan na yan. Yan ilog naman yan yung ano. Kung sa gilid ng ilog may maliit na palayan. Kulit yung aso. Pag kung saan ako pupunta, sunod ang sunod yan. Hindi mawawala yan. Binalot na pala yung mga saging. Umpisa ng mamunga. Dati nung wala pa kami dito, yung mga luto daw ng papaya na yan, naubos lang ng mga ibon. Nung mula nang dumating kami, wala ng ibon kasi inuunahan namin sila. Napakatakaw ni Matit sa papaya na yan. Dati puro papaya to eh. Kaso pinalitan ng saging. Puro saging natin. Bila. Nakita ay bayo ay bilas. Andun si Bilas sa likod ng mahabang sagingan na yan. Andun si Bilas sa raberan. Hindi na ako sumama dun kasi sabi ko punta tayong palayan. Ay, ito yun. Oh. Malulusog na sila. Oh. Ay. Pinatubigyan na naman ulit ng ganaan ko. Pahaba kasi to hanggang dun sa dulo. Sa gilid lang kasi ng ilog to. Ito yung dati yung pag-uwi ko na ano. Nagsasabay yung kupakarga ng tubo at saka pa giling ng palay. At tracer tawag dito sa amin. Ano daw yun? Kumbaga sa Bisaya, alkanse. Kasi imbis na aabot sana ng 100 yung palay, 90 kaban lang yung nakuha namin dito. Iwan ko ngayon. Malulusog yung palay na yun. Oh. Sayang hindi ko na, nandun kasi kami sa bayan nung pinatanim to. Ano pa lang to? 2 buwan.
Ilog na kasi yan dito sa kakadulo. Nasira yung kanal namin dito. Kita yung sasakyan nung kanina, yung lungbid na malaki. Sa pinsan ni ano yun, ni Matet. Dito dumadaan, nakakadena pa yung gulong. Eh, mo daan oh. Oh, ah. Tawid dun sa kabilang ilog kasi may kinukuha din siyang tubo dun. Iwan ko, tapos na mahahakot yung mga tubo niya. Dami kasing tubo nun. Yan, ilog ngayon dito. Ito yung dating dam, oh. Sinira ng bagyo. Dam to dati. Ulit yung ilog dito. Doon tayo dumaan kanina, oh. Sa taas. Doon, pababa. Mula doon sa tubuan sa taas, tapos niyugan. Tapos saging dito sa kabila. Tapos nandiyan pa ikot na daan. Yan. Yan hanggang dito. Tapos dito sa dulo yung palayan. Malayo-layo din to. Saan kabiran kaya yung bilas ko? Malayo ata yun ah. Ito ano din to dati palayan. Sinira naman ng ano. Sinira ng bagyo. Diyan dumaan yung tubig. Umapaw dun sa ilog oh. May sinigwilas pala dito. Sira-sira na yung daan dito. Daanan ang truck ng pinsan ni Macy's. Yung ibon. Ito yung maliit na kahon. Tamnan sa namin ng sitaw to eh. Kaso busy-busy doon. Naman lagi. Doon lagi sa bayan. Minsan. Yung makaakyat yung dito. Dalawang araw lang. Tumaba na naman yung mga damo na ginapas ko. Ayun o, maaba na ng mga damo. Wala na yan eh, ginapas ko na yan nung nakaraang buwan. Ang bilis tumubo. Lalo na yung kahon ng ano, palay o. Oh. Malabong na naman yung mga damo. Mataba na yung palay dito. Doon naman, kanina ko yung bahay yun. Kabilang sapa na yun eh. Okay, pumunta yung bilas ko. Nadaan namin oh. Kalabaw lang dumadaan. Ano kaya yun? Yer!
Pagod. Lumabas na yung haring araw. La City, umaga. Daming kayo, puro rubber lahat yan. Pinutol, gawing ano, tubuhan. Ano? Hindi naman kasi masyadong mahal yung market ng rubber dito sa amin. Ayun, pinagpuputol na. Yung doon sa dulo, puro kahoy yan, rubber lahat yan. Ano sa kabila? Wala, lugi eh. Palit ng tubo. Panggatong na lang tong rubber. Ano? Lalaki, oh, tinambak na lahat dun. Oh. Sapa to eh. Oh, lalim ng sapa na yan. Dun. Tinambakan na ng puno ng rubber. Doon ko galing kanina, oh, sa palaya na yun. Kabila ng maraming saging na yan. Doon sa kabila, yung dulo. Doon ko kanina, yung palayan. Iakyat na sa anak ko ng bahay, hinahanap yung bilas ko. Lalaki ng mga puno ng ano. Rubber na sana. Yan, pinagpuputol-putol. Panggatong na lang yung rubber dito. Yan. Pinanggagatong na lang. Hindi kasi masyadong ano eh. Mahal yung bintahan ng rubber. Saka wala masyadong taga-harvest ng rubber dito. Yan, puputol na lang.
kopi sih salah. Ada nak buat itu kalau dia ambil salah dulu bah. Saya dah terima. Muntik lang. Baka hindi kaya ng kalabaw. Malit yung kalabaw namin. Oh, tingnan nyo sa Mindanao yung rubber. Pabenta dito sa amin. Pinampuputol na yung rubber dito. May git din sa hektarya ito eh. Rubber lahat. Pinaputol ni ano. Pinaputol. Palitan ng tubo. Mas mahal yung kilo ng kalamay sa amin eh. Ano, nakailira o, puro puno ng rubber. Dati pag pupunta ka dito, ang lamig sa dahil sa ang tataas na ng mga rubber. Kaso wala namang ano, anong tawag dyan, Jerry? Yung taga sanggot, ano na? Oo. Mahirap na maghanap ng mga tao dito. Usyuso rin yung tao dito sa amin. Sosyal na, ayaw na magtrabaho sa bukid. Palitan ng tubo. Dala lang tayo ng kayang-kaya lang ng kalabaw. May nag-iisang niyog oh. Ang haba. Yun. Pag pumunta ka dyan, akyat ka para ka na nasa langit. Nanonood lang ako pero tagatak na rin yung pawis ko. Porma na rin yung shirt ko. Nakapantulog pa. Kunin na yung kalabaw. Imagoy, lamatit na gising na yun. Naku, pag nagising yun, pag alas 9 ng umaga, alas 10. Ang dalawa ni Samantha. Oo, magising yan, alas 10. Umabawi kasi ng tulog yun kasi mula Lunes hanggang Biyernes. Laging puyat yun sa trabaho niya dun sa bayan. Kaya pag nakawi kami dito sa bukid, bumabawi ng tulog yun. Hindi kami kung saan-saan na kami nakarating, sila tulog pa. Kalian na. Kaya ba ng kalabaw yan? Ang tarik ng daan doon? Yan guys oh. Panggatong lang. Walang problema. Ayun. Hanggang lulo. Puro kao yan. Puro rubber. Kate. Lumayo na yung kalabaw. Thank you.
sabi nila guys, pag hindi ka raw mag-aral ng mabuti, ang kalimitan mong trabaho, tagasunod sa puwit ng kalabaw. Eh, ba't baliktad? Eh, yung kalabaw sumusunod sa akin, no? Di pala totoo yun. Eh, ba't yung kalabaw sumusunod sa akin? Hindi naman ako yung sumusunod sa kalabaw. Takot at yung kalabaw sa akin. Tingnan kung paano magsampa ng ano. Karusa tao niyan eh, na nag-iisa. Ayan. Yun. Uy, itay guys. Ito yung prindi na aming sakyan yan. Bigat na yan eh. Ah, tinarakbo ko pa nga oh. Magaan lang pala. Mainit na yung araw. Lasitip lang hata to. Lumuwag. Bali yung paa ng ano. Uy, aso ka. Nandun pala yung isa kong bilaso nang gagapas ng damo sa tubuhan niya. Tubo niya to yun. Nung ginaan natin kanina sa kabila ng sagingan, tubo to ng bilas ko. Yung sunod kay Matit. Yun o. Kanya yan.